Si Peanut kasi guys, no? So meron siyang aggression, no, sa ibang dog. So yun yung kinokorrect namin kung nakita nyo kanina kung paano siya sumugod ng dogs dito. Kasi guys, kung nakita nyo kanina, so talagang super wild siya, no? Pag nakakita siya ng ano, ng ibang aso. So kahit nasa loob yung dog, so pag narinig niyang kumahol, talagang gusto niya sugurin kaagad, no? So nagwawala siya. Kasi si Peanut talagang super sulod yung katawan niya, eh. Kasi si Peanut po kasi halo siya ng Sharpie tsaka Bulldog, sir, di ba? Tama po. So si Peanut daw po kasi guys, sabi ni sir, nagsimula siyang nagkakaroon ng aggression mabago mag 2 years. So pagka after no, so talagang nagiging ano na siya, aggressive na siya pag nakakita ng dog. Kaya ang ginagawa ni sir, umiwas na lang si sir sa ano, sir, di ba? Sa mga aso, kasi hindi minsan din nakayang tigilan ni sir si situation natin. Actually, maganda yung natutunan ko today. Yung mga correction techniques, nakita ko na siya sa YouTube ko. Sinusubukan ko pero hindi ko nagagawa yung tama. So, nice na nandito ka, na-correct mo rin ako. Kami ni Peanut yung na-correct for today. So, yeah, tama yung sinabi ko. Kulang yung correction na ginagawa ko. So, salamat dun sa session today. Kasi at least, yung pag-correct ko kay Peanut,
na-correct mo rin. Kasi kulang. Ah, alright. So yun kasi ang kailangan guys eh, yung magandang communication natin sa dog. Kasi ang aso kasi, body language master yung dog eh. So kung ano yung body language natin, doon sila nag-base. No? So sabi ko nga, pagka medyo mataas yung energy ng dog, yung aggression, so ang gagawin natin, medyo i-level up yung energy natin. So, ibig sabihin ng i-level up yung energy natin para makorek yung dog. Kasi pag mataas yung energy ng dog, hinahatak ka ng aso, pero hindi mo siya kayang kontrolin. Kasi nga, yung body language mo, yung energy mo kulang. So, ayan, talagang mahirap ang kayong pakorek yung dog. So, salamat sir sa inyo sir. So, sa susunod po sir, yung gagawin natin, i-auditin natin yon. Tapos yung ibang gusto mo pang gawin natin, so yun din po ang gagawin natin, yung pag-stay dun sa labas. Alright, so nice meeting you, sir. Nice to meet you. Hello, goodbye. Bye-bye.